upang matakot, magtiwala at sumunod kay Yahweh huhulihin ang gantimpala ng karunungan. Number one, aking anak, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, dahil karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Huwag hayaang ang pagiging matulungin at katotohanan ay mawala sa iyo. Itali mo sa palibot ng iyong liig. Ikintal mo sa iyong puso. Number four, sa gayon ay magkakamit ka ng lingap at mabuting kaunawaan at paningin ni Yahuhulhim at ng tao. Magtiwala ka kay Yahuhulhim ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Huwag tayong mananangan sa ating sariling kaunawaan. Number six, kilalanin mo siya sa yawod ng iyong mga hakbang at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpapakarunong sa iyong sariling mga paningin. Do not say that you are wise. Banal kang magtakot, kaya huulhim at umiwas ka sa kasamaan. Magiging kagalingan sa iyong katawan at utak, sa iyong mga buto. Pangalan mo si Yahuhulhim na iyong tinatangkilik, ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng yahod mong kinita. Sa ngayon ay mapuno ang iyong mga kamali at sagana at iyong mga panga ay magsisiapaw ng bagong alak. So, unahin namin si Yahuhul. Naupo ba? Number 11, aking anak, huwag mong hamakin ang parusa ni Yahuhulhim, ni mayamot man sa kanyang saway, dahil sinasaway ni Yahuhulhim ang kanyang iniibig, tulad ng tatay sa anak na kanyang kinaluluguran. So, kung tayo po ay tayo nakasala, ay magkudayo po tayo kasi tayo binago lamang ni Yahuhulhim. Nais na po niya tayong lumaka sa matuwid na daan. Mapalad ang tao na nakakatagpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan dahil ang kalakal niya ay maigi kaysa kalakal ng napilat at ang pakinabang noon ay higit kaysa dagisay na ginto. Mahalaga nga kaysa mga rupi at wala sa mga bagay na mananasa mo na maihalong tulad sa kanya. Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya. Sa kanyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karanan. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kalituladhan at yawon niyang mga landas ay kapayapaan. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nangahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na namamalagi sa kanya. Number 19, nilikha niya huling ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. Itinagab niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Sa kanyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman at ang mga alapag ay nagsipatak ng hamon. Aking anak, huwag silang mga hiwalay sa iyong paningin. Ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan. Sa gayon ay magiging buhay sila sa iyong kaluluwa at kwintas sa iyong liig. Kung magkagayon ay nalakad ka sa iyong mga lakad na tiwasay at ang iyong paa ay hindi matitisod, kapag ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot o ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot ni sa pagwalma ng masama kapag dumating dahil siya huulhin ay magiging iyong pagtitiwala at iingatan ang iyong pa sa pagkahuli. Huwag mong itagit ang mabuti sa kinauukulan. Kapag nasa kapangyarihan ng iyong kamay,
na ito ay isa sa kawa. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka at bumalik ka uli at bukas ay sa kapita bibigyan kapag ikaw ay mayroon ngayon. Oh, pinagawa ba natin yon? Sa halip na tulungan natin ay pinapabalik-balik pa. Pero tayo mga yahuhus ngayon ay mahabagi na. Hindi na natin binibitin pa. So 29, huwag kang kumadha ng kasamaan laban sa iyong kapwa sa palibhasa, na palibhasa na ninirahang tiwasay na malapit sa iyo. Huwag kang makipag-usapin sa kanino man na walang kadahilanan kung hindi naman siya gumagawa ng anumang kasamaan laban sa iyo. Huwag kang managhili sa taong marahas at huwag kang pumili ng anuman sa kanyang mga lakad. Dahil ang suwail ay kasuklam-suklam kay Yahuhulhim, ngunit ang kanyang payo ay kasama ng mga matuwi. Hanga! Ang sumpang Yahuhulhim ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwi. Totoo na kanyang ipinahihiya ang mga manlilibak, ngunit binibigyan niya ng biyaya ang mapagpakumbaba. Ang marunong ay magmamana ng kaluwalhatian, ngunit kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangha. Kusyuang kaul, yaw huswa, holmios kay, yaw huli magsabi ng maus na, ah, na. Tapawa natin siya.